42 years. Yan ang bilang ng taon bago muling naibalik sa ating bansa ang korona ng Miss Universe. 3 years. Yan naman ang bilang ng taon na kinailangan ng isang binibini para matuntong ang entablado ng Miss Universe. Tonight, let us all witness Pia Wurtzbach's 26-year journey to becoming a queen. Ate Pia! Ate Pia! Ate Pia! Yung bagay na bagay na. Yung sana naman sa dun eh. Ayaw nga, tara na sa imo na. Kaya mo sumunggod ka permi sa inyong section. Ano? Pwede na ako mag-artista? Pwede na. Pwede na. Artista? Eh, hindi ka naman maganda. Anak ka ng engkanto. Lapot-lapot-la mo. Hindi ako anak ng engkanto. Nagmana ako sa tatay kong German. Talaga lang, ha? Eh, bakit di mo kasama ngayon ang tatay mo? May papa siya. Pareho kaming papa. Kaso nga lang, si papa nagtatrabaho sa Germany. Kaya wala siya dito. Diba, Ate Pia? Pareho? Hindi naman kayo magkamukha. Oo nga! Sabihin mo, ampon lang yan. Ampon! Anak ng engkanto! Anak ng engkanto! Anak ng engkanto! Hindi ako pagalit ng kanina, Mama. Anak ng engkanto! 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 Ate Pia! Ano? Ano? Nalaban ba? It's the goat. Yeah, papi. Iskunis kang globe and that do herbis. Ano ba nangyari dito, ha? Hindi pa sinabi ko sa inyo, huwag kayo makikipag-away. Sila po yung nanguna. Sabi nga po nila, pangit daw po si ate. Kahit na mapapahamak lang kayo, no? If they don't fight back, there'll be more trouble. My daughter's on cowards. Don't worry, Pia. From here on out, we will never be apart. As for those bullies, they'll have to face me. But don't worry. To be wonderful. I remember that moment as one of the happiest days of my life. Nag-decide magstay si Papa sa Pilipinas. Hindi ko na kailangang magpaliwanag kung sino ang ama ko. At hindi ko na kailangang matakot na lumaban sa mga nangaaway sa akin. Thank you for this, Papa. Now I can listen to Britney Spears every day. Anything for my princess. I'm really happy you're here, Papa. Mama is strict, but you are my kakampe. Kakampe? Yes, an ally. We're like a tag team. Yeah. Keep my fries. Hey, Uwe. Hey, Marilyn. Oh, hi, baby girl. This is my beautiful daughter, Pia. Let's see. Just don't tell your mom about this. But why? Just do as I say, because we are kakampe, right? Yes, Papa. We are kakampe. You have been seeing other women again, haven't you? Vos vas fritas tu. Don't lie to me! People have been telling me about your mistresses! At talagang sinasama pa si Pia sa pambababae mo? Nakakadiri ka! Zoom to it, Phil! That's not true! Pragi Pia. Totoo ba yun, Pia? Walang ibang babaeng kinikita ang papa mo? Magsabi ka sa akin ng totoo. Papi, sagsiwahit. Magkakampi kami ni Papa. At ang magkakampi, hindi nag-iiwanan sa ere. Papa, kanya sa inyo, Carla?
Sure, princess. Thanks, Malu. Remember, don't tell Mom. Papa, don't hurt Mama. What's this? Huh? Passing grades, but very low. Huh? Du musst mitchen. Mamalengke lang kami ni Sara. Ay, pakilinis mo nga yung mga kwarto sa tasa, Malu. Nagdadabog ka ba? Nakita mo na, sinabi ko na nga sa'yo, hindi natin kailangan ng kasambahay eh. But you insisted. Oh, hindi ako kasambahay! Ano sinabi mo, ha? Ulitin mo nga yung sinabi mo. Malu! 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 Get your things, I'm taking you home. Ano? Bakit ikaw pa maghahatid sa kanya? Sino ba yan? You want her out? I'm taking her out. Si Papa. Tumawag na po ba siya? Pwede ko po ba siyang makausap? Ilang araw na po kasi siya hindi umuwi eh. Umuwi na ang Papa mo. Kinuha niya yung mga gamit niya. Magsasama na daw sila ni Malu. Siya po ba yung kasambahay, Ma? Di totoo yan. Anak, hindi nababalik ang Papa mo. Nag-promise sa akin si Papa na hindi na kami mag-iwalay ulit. Hindi niya uiiwan. Hindi niya gagawin yun sa akin. Uy! Si Papa! 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 Sa Maynila para doon magsimula ulit. Pero nagbago ang buhay namin. Ay, Sonia, sabi daw po ni Mama, bibili daw po kayo ng pansit. Ay, nako, Pia. Sino pa namang gaganaan sa pansit ng nanay mo? Tingnan mo nga. Sabihin mo sa nanay mo, saka na lang ako bibili kapag may mga rekado na yung pansit niya. Ay, yun na po ni Sonia. Hindi nga. Huwag ka nang makulit. Pwede po ba patawag na lang? Bukas ko na lang po babayaran kapag binigyan na po ako ni Mama ng baon. Sige, sige. Pero bilisan mo ang tawag, ah. Sige po. Hello? Hello, Papa. How are you? Papa, this is Pia. How are you? Miss na miss na kita. Look, I'm very busy right now. Let's just talk later. Sir, here's your ice, sir. Thank you. Care to join me? Oh, sure, sir. Sinasadya. Di kasi tinitingnan ang dinadaanan eh. O nga, ang
talaga sipain ako? Hindi ko naman talaga sinasadya at saka nang sorry na ako sa'yo. Ate! Ate, hindi lang sila pagtagda! Hindi lang sila pagsukuli! Hindi nito dapat tayo masugot na lang inaay! Dog-dog na to! Bisayang kita! Sige pa, lalaban kayo! Ulit-ulit kong sinasabi sa'yo, ha? Huwag ka makikipag-away. Hindi naman po kayo nagsimula. Kahit na. Alam niyo ba kung gaano kahirap para sa akin ang paangalin pa rin kayo sa private school? Ginagapang ko na nga yung pagpapaaral sa inyo pagkatapos ganyan pa ang gagawin mo! Maraming pinanamang pipagtanggol na sarili ko. Sabi ni Papa, we have to fight for ourselves. Pagkatip ulit. Wala na ang Papa mo! Wala na siya! Iniwan na niya tayo! Kahit suporta galing sa kanya, wala! Alam ko, mahirap. Alam ko na ayaw ninyo dito sa Maynila. Pero ito lang ang paraan alam ko para buhayin kayo. Kailangan tanggapin ninyo na ako na lang ang nandito. Kahit na ayaw ninyo, pero yun ang sitwasyon. Ako na lang ang nandito! Ako ang hindi umiwan sa inyo! Ako! Mama, sorry po. Sorry po kung nagsinungaling ako sa inyo noon. At nung may makinigit ang babae si Papa, pinagtakpan ko po siya kahit na alam kong mali ako. Kasi akala ko po magkakapi kami. Pero iiwan din pala niya ako. Siguro po tama ba yung sinabi niya eh? Nabubuo ko! Ang tanga-tanga ko! Huwag mo sabihin yan! Hindi totoo yan! Alam mo, hindi lang ang Papa mo nandito para sa'yo. Nandito rin ako. Nandito rin ako para sa'yo, Pia. Matulungan ko na po kayo, Mama. Mula ngayon, maaasahan niyo na po ako. Hindi na po ako maghahanap sa wala. Magiging matapang na po ako. Para po sa inyo. Para po sa atin. Promise po. Alam! Mama! Sorry ha, wala na tayong pambili ng ticket eh. Hello po! Pero, may ice cream! Po? Oh, bakit? Talent scout po ako. Naghahanap po ako ng mga models. Baka gusto niyo lang pong subukan. Ang pretty-pretty ng baby. Ako, magiging model po ako? Oo, iha. Ganda-ganda ba kaya? Ito po. Ay! Ito po yung number. Sige. Tawagan niyo po kung interesado po kayo, mami. Ha? Sige, salamat. Sige. Salamat po. Bye, baby. Ate, magiging model ka na raw! Ganda-ganda kaya ng anak ko. Oo nga. Pero hindi naman pibig sabihin nun na makukuha po talaga ako sa model. Inatry na naman po ako eh. Eh, itry natin. Pero alam mo, sigurado ako, makukuha ka. Oo nga. Anak ng Engkanto, anak! Engkanto, maputla, higante. Bumalik sa akin ang lahat ng panlalait na natanggap ko. Pero tama si Mama. Nagbunga ang pagpila namin sa napakaraming auditions dahil at a young age, naging model ako. Pia, relax your shoulders. Don't be so stiff. That's great. Okay, change costume. Kamusta po yung anak ko? She's very pretty. She's doing great. Smile, Pia. Bakit dito tayo?
kayo bumababa? Ay, hindi ba ABS-CBN to? Oh. Eh, kasi ang dami yung mga kapila ka idaran mo eh. Humila ka, Pia. Ma, hindi naman ako nakapaghanda. Eh, humila lang tayo. Mag-aaral pa po ako may exam. Saan naman nandito na tayo? Teka. Ay, miss. Para sa kapila? At talent search po. Talent search? Kaya mo to? Namimili na daw sila ng mga nakapila. Ha? Huh? Barila na agad? Oo raw. Haba na kasigaw ng pila eh. Alam mo, may tiga-production. Madali, mag-smile ka. Mama, baka naman sayang yung oras natin dito. Sige na. Pila ka na. May hinihintay pa tayo isa. Mr. F, nandito na po sila. Hello. Hi, hello. Hi, Mr. M. Hi. Hello. Pia, I would like you to meet Bea and Angeline. Hi, Bea. Hi, Angeline. Hello. Pinatawag namin kayo today para ipaalam sa inyo na together with Shaina Magdayaw, kayo ang pinili ng Talent Center na i-launch sa pinakabagong youth-oriented show ng ABS-CBN. You will be the next big teen stars of the network. Kaya gagalingan ninyo, ha? Opo. Congratulations. Iba-iba yung mga effect nito sa mga emosyon ng tao. Merong mga flowers na relaxing, na pag-inom mo, parang masarap matulog. We were slowly getting our life back. Nag-honors kami ni Sarah sa school. Si Mama, nakatagpo ng bagong love life sa isang British national. Pero pagkatapos ng TV show, I realized my star was not that bright at all. Pang kayong teleserye para kay Pia. Kahit guest si man lang, ha? Tapos si Bea, dami-dami na niyang project. Pasensya na po kayo, Mommy, ha? Nahirapan actually kaming hanapan ng ka-love team si Pia. Kasi mas matangkad siya sa mga possible na leading men. At saka medyo parang awkward pa rin yung acting niyo compared sa mga kasabayan niya. Mag-workshop po ako. Gagawin ko po ang lahat para makasabay po ako. Ganun nga, Pia, ang gagawin mo, ha? Pero as of now, wala pa talaga eh. But don't worry, hindi kami titigil para hanapan ka ng trabaho. Balitaan nila namin kayo. Okay, thank you po. Ganyan po ang mukha niyo. Ma, huwag kayong masyado mag-alala. Sa susunod, ako naman po ang dudumugin ng ganyan. Promise, balang araw, mahihirapan po kayo sa paghawi sa mga fans ko. Ganyan. Excuse me. Ang sabi ko kay Mama, magiging matapang ako para sa amin. Tinupad ko yon kahit noong panahong ang liit ng tingin ko sa sarili ko. Binalikan ko ang modeling, pinasok ko ang commercials. Tinanggap ko kahit maliliit na roles. Kung may racket tayo, ha? Kahit maliit TF, patusin na natin, oh. Oo naman, ikaw pa ba? Thank you, ha? Kung hindi kita nakilala, hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko. Ikaw ang pinaka-the best casting agent sa buong Pilipinas. Ewan ko sa'yo, binubola mo na naman ako. Mag-beauty rest ka na. Tara na. Ano mag-aan naman ko? Bye! Hello po, tita na Sarah. Hello, Arlene. Good evening po. Please, akin na gamit mo. Ah, sige. Thank you. Marley, thank you. Bye. Maraming salamat sa pagkatid mo sa anak ko, ha? Wala po yun. Wala na po ako, tita. Sige. Bye-bye. Po. Thank you, Nid. Ingat. Good night. Akin na yun, anak. Ako na magbubuha. Ako na po, ma. Kaya. Sige. Ma? Ito pala, TF ko kanina. Ay, naku. Itago mo na muna yan. Meron akong gusto sabihin sa'yo. Ha? Bakit, ma? May disconnection notice na naman ba tayo? Habulin na lang natin yung bayad bukas ng umaga, ma. Hindi. Magpapakasal na kami ni Nigel sa England. Congratulations, mom! Thank you. I'm so happy for you. I'm
pansin na natin yung pag-transfer mo sa college, ha? Mas mainam siguro kung makapag-aral ka doon doon magtapos para mas madali ka makahanap ng trabaho, ha? Pero ma, andito po yung buhay ko. Yung career ko po. Anak, matagal na natin pinoproblema yung career mo. Napag-iwanan ka na ng mga kasabayan mo. Eh, hindi mo naman ito kasalanan eh. Ginawa mo naman ang lahat ng makakayanan mo, di ba? Naisip ko lang na mas maigit ito para sa'yo. Pero ma, nag-i-effort naman po ako na makahabol po sa kanila eh. Ayoko na mahihirapan ka. Sa UK kasi, nakakapagsimula ka ulit. Malay mo, nandun yung bagay na talagang nakalaan para sa'yo. Hindi yung pag-aartista. Sinunod ko ang gusto ni Mama. Sumama ako ng UK pero hindi ako nakapagpatuloy ng pag-aaral doon. Dahil base sa UK education system, kailangan ko pa uling bumalik ng high school. Naghanap na lang ako ng trabaho. Yes, sir. What the hell, Pia? If you can't do your job properly, move back to the Philippines, okay? I'm sorry, sir. Just do it! Clean this mess up! Come on, faster, faster! Come on, Pia, hurry up! Yes, sir. Hi, sis! Hi, Pia. There's dinner on the table, Pia. I cooked. So don't expect too much. Hey, look, it's that Pretty Girls teleseries on. Mom, Nigel, I'll just go to sleep. I'm tired. Night, Tana. Night. I'm so happy we're here. Pero sis, ha, hindi ako happy na inubos mo yung pinag-ipunan mo sa pagkatrabaho para na makapagbakasyon tayo dito sa Pilipinas. Ang weird mo. Pero ba still, thank you for doing it. Weird ka rin. Pia, are you okay? Oo naman, ma. Gusto niyo na ice cream? Yeah. Why not? Okay, ma. I'll buy lang, ha? Mama. May kailangan po sana akong sabihin sa inyo. Ayaw mo na bumalik ng England. Hindi mo na kailangan sabihin. Alam ko naman na hindi ka masaya sa UK. Gusto mo na maiwan dito sa Pilipinas. Thankful ako, ma, sa inyo ni Nigel. Sa lahat ng support and patience na binigay niyo sa akin. Pero I really don't belong there. Sigurado ka ba, anak? Kasi nung nakatira tayo dito noon, alam mo, hirap. Po. At siguro dapat na-discourage na ako. Kasi kung bumagsak na ako noon, bakit pa ako babalik dito, di ba? Pero ewan ko ba, kayo na rin po ang nagsabi sa akin noon na may nakalaan para sa akin. At sa tingin ko po, nandito yun. Alam ko po, maraming pa akong hahabulin, pero okay lang po yun. Gagawin ko po ang lahat para mag-succeed ako. Ayoko po kasi na hanggang dito lang ako, ma. Pia, bakit pakiramdam ko, pinapatunayan mo pa rin ang sarili mo sa papa mo? Eh, hindi mo kailangan gawin ito para sa kahit na sinong tao. Hindi ko po ito ginagawa para kay papa o sa ibang tao. Kundi para sa akin. Kasi alam ko pong marami pa po akong kayang gawin at maabot. Alam ko na marami pa. Kaya lang nalulungkot ako. Hindi na tayo magkakasama. Ako rin naman, ma. Pero kailangan ko po itong gawin. Sana makuha ko po yung support niyo. Oo naman.
lahat ng susuporta. Thank you, Ma. We're very happy that you decided to come back, Pia. Thank you, Ma. May career plan na kami para sa'yo. We want you to have a new image. Edgier, sexier. Actually, yung naka-line up na first teleserye mo ay ganoon ang tono. Sexy. Sexy? Oo. Kung napapanood mo yung mga bagong trend ngayon sa TV, ang mga teen stars, binibigyan na ng much sexier roles and mature roles. You'll be perfect. Very thankful po ako sa opportunity at plans niyo para sa akin. Pero kailangan ko po ba talagang sumabak agad sa mga ganyang roles? Hindi naman po sa minamaliit ko po yung mga ganong roles, pero sa tingin ko lang po, hindi ko sila mabibigyan ng justice. Lalo na po, kakabalik ko lang po sa acting. This is what will make a mark, Pia. It's your comeback, but it's your choice. Nasa harap ko na noon ang chance para mabuhay uli ang career ko. Pero kilala ko ang sarili ko. Pilitin ko man, alam kong hindi ko kakayanin ng ganoong rules. So I made a stand and took a risk. Sigurado namang mamaniin mo lang ang question and answer. Hi, ako na. Ako, pasensya talaga. Tumawag si Derek eh. May napili na daw siya for the role. Pero baka pwedeng isabak niyo pa rin po ako sa audition. Ready naman po kay may dala pa nga akong damit para sa characterization. Sige na, please. Sorry talaga, pero kailangan talaga namin umalis eh. Habulin kasi namin yung artista na pili ni Direk. Tsaka medyo tight kasi yung schedule niya eh. Sisingit lang kami. Sorry talaga. Sige, kukunin ko na to, ha. Sige, salamat. Huwag kang iiyak. Marami pa namang ibang trabaho dyan eh. Makakabalik ka rin, Pia. Si Pia, pwedeng-pwede siya dyan. Dali na. Wala kasi siyang pere. Tawagan na lang kita. Sige. Bye-bye. Ano ba to? Arte-arte? Tagal na tayong binabarad dito, ah. Hindi pa rin tayo pinagbibigyan. Nakakaloka. Yan mo na. Marami pang iba dyan. Hindi tayo titigil. Pumunta kaya tayo sa ABS. Baka maraming audition doon. Ano yan? Naawa ka ba sa akin? Hoy, hindi pwede yan, ha? Hindi ako nagpapaawa. Wala ako sa teleserye. Kaya nga ako naawa, friend. Kasi wala akong teleserye. Ay, nako. Baka kung saan pa mapunta to. Get out na tayo, ha? Sila lang, masarap to. Excuse me, please. Busog na ako. Ang dami natin nakain. Nakakaloka. Buti na lang, marami tayong nakain. Hindi, basta lang ang init ng ulo ko. Hi, I'm Jonas Gafford of Aces and Queens. Hi, I'm Sam. Hi. As you know, Aces and Queens is the biggest beauty cab in the country. Harley po. Hello. Harley, hi. Kaibigan ko pa si Pia. Pia, is it okay kung pahiramin kita ng heels para makita ko yung lakad mo? Okay, great, my friend, oh. Go, go, go! Slide. Join our camp. Malaki ang potential mo sa binibini, Pilipinas. Talaga ho? Ako po, beauty queen? Well, think about it. Hindi pa ako nakasali sa kahit na anong beauty pageant,
But I was happy that I finally had something to do. At dahil baguhan ako, dinoble ko ang effort ko para matuto. Lagi niyong tatandaan, proper posture is power. Para pagpasok niyo pa lang sa stage, makikita na agad ang inyong aura. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ang tamang posture. Feet together. Lean back. Dapat naka-curve yung likod. Then butt up. Then shoulders forward. Relax your hands. Good. Diyan nyo ngayon makikita ang inyong core. Okay, tanggalin ninyo ang inyong arms, tanggalin ang legs. That is your core. Now, imagine that you're squeezing a lemon from navel to spine. Come on, squeeze that lemon. Choose the right shade of foundation. Consider the shape of your eyes for your eyeshadow. Know how to conceal and correct your blemishes. And you should know how to contour your face. Know the shape of your face. Who would be a better role model? A man or a woman? Anyone else other than Pia? Yes. A woman because she is naturally nurturing. I think leadership has no gender. Instead of looking at the gender, we should look at the qualities. It could really be a man or a woman. It doesn't matter. Okay, girls, let's take a 15-minute break, shall we? Tita Nag, may tanong lang po ako tungkol dun sa question before the last one po. Pia, I told you, 15-minute break. Magpahinga ka nga po, bahay ka. Pia, huwag masyadong gigil, okay? Relax. Okay po, sorry. Look at her. Sobrang gutom na gutom-manalo ng corona. That's what I call the Pia syndrome. Well, she has the qualities to be a Miss Universe. Well, sana lang maging maayos ang performance niya sa Binibini. Binibini Pilipinas 2013 runner-up is none other than Binibini 15, Pia A. Wurzbach. Presenting the first runner-up award is Binibini Pilipinas 2012 first runner-up, Ali Forbes. She is your first runner-up. Moment of truth. Ikaw lang yata walang corona sa inyo. So, how does it feel to be the spare tire? Sobra naman po ata ang spare tire. Pia has been doing great as first runner-up. Thank you. It's okay. You know what? It's still a good experience since I'm learning a lot from my pageant sisters. And I will be able to use that experience as I join again next year. Sasali ka ulit? Why not? Hindi po biro ang training namin, pero dito ko po na-realize na ito ang para sa akin. And one day, I will have my own crown. A Miss Universe crown. Wow. Okay. I guess that's it for today, girls. Thank you. Thank you. Girls, can we have a photo together? Hello? Hello, Pia. Do you still remember me? It's Papa. I saw you on TV. Congratulations. Thank you. Hello? Hello, Pia. Asawa to ng papa mo. Nandito na nga siya sa Puerto Princesa ngayon. May sakit siya eh, sa puso. Kaya nga kami tumawag sa'yo. Baka naman... Pwede mo kaming padalan kahit magkano lang panggasto sa gamot niya?
Kahit gusto ko po, wala rin po eh. Minubuhay ko lang din po ang sarili ko. I'm sorry. Kahit konti lang? Wala ka bang pwedeng ipadala? May sakit siya. Pasensya na, wala talaga eh. Passing grades. May mga sakit ng loob na hindi kailanman mawawala sa'yo. Pero sa kabila noon, alam kong mahal ko pa rin si Papa. Kaya nung nalaman ko ang pagkamatay niya, masakit pa rin sa akin. Akala ko pag hinanap niyo ulit ako, yun ay para sabihin na nakita niya lahat ng narating ko. Na proud siya sa akin. Na hindi na ako dumisma siya para sa kanya. Nasaktan kasi ako, Mae. Kaya hindi ko naisip na tulungan siya. Baka kasi kung tinulungan ko siya. Wala ka namang kasalanan, anak. Matagal ka na rin namang walang alam tungkol sa papa mo. Understandable naman yung naging reaction mo. Ang sakit, Mae. Ang sakit na wala na siya. Ang sakit na nawala na din ang pagkakataon na magkaayos kami. Maraming pagkukulang ang papa mo. But there was a time na ikaw ang pinakamahal niya sa lahat. Sa tingin ko, kahit na anong nangyari, minahal ka pa rin naman niya. And he would want you to continue to be strong. Kahit kailan, hindi ka nagpapatalo sa pagsubo. At ginagamit mo pa ang mga ito para lalo kang maging malakas. So yun ang gawin mo, Pia. You want the crown? Go for it. Mo sa mga nagsasabi kaya ka natalo dahil tumaba ka. May mga tumatawag pa nga sa yung aparador. I think instead na mag-focus tayo sa kung bakit po ako natalo, focus na lang po tayo sa kung bakit nanalo po ang mga nanalo. They all deserve their respective crowns and I'm very happy for all of them. Pero sasali ka pa ba next year? Eh, may mga nagsasabi na napaka-pathetic mo na daw kung sasali ka pa ulit ang pangatlong beses. Anong reaction mo doon? Tsaka kung... Thank you po. Pasensya na po. Baka pinasagot na lang yun. Ano? Pasal, sorry po. Salamat po. Congratulations. Itong walang corona sa inyo. How does it feel to be the spare tire? Ang reaction mo sa mga nagsasabi kaya ka natalo dahil tumaba. May mga tumatawag pa nga sa yung aparador. Napaka-pathetic mo na daw kung sasali ka pa ulit ang pangatlong beses. Pia, tara na. Ikaw na lang wala dun sa victory party ni MJ. Bahala ka, mauna na ako. Sumunod ka, ha? Bye! He wasn't in the right place. Tata, naglugay ako. Okay, kaya darker makeup? Sis, tama na yan, ha? Ang tagal ng tapos ng page, hindi ka pa rin makamove on. Hindi na healthy yan. I think the real reason why the Philippines hasn't won Miss Universe is that because they always try to fit the mold of traditional and meek and a soft-spoken beauty queen, which isn't attractive. It is not empowering image of women around the world. Sarah, hindi mo naman sinabi sa akin na ang magiging daddy pala ng pamangkin ko ay beauty pageant expert pala.
Ayun ako. Beauty pageant na naman ba yung mga pinag-uusapan niyo, ha? Ah, yes, ma. Kasi Charlie's telling Pia to join Binibiniagan. Right, hon? Naku, wag na. Hindi na pwede. Ma? Pia, dalawang beses ka nang natatalo. Hindi ka pa ba natututo? Ha? Nandito ka na nga sa England. Hindi ka pa rin tinitigilan ng mga bashers mo. Tingnan mo nga ito, oh. Pia, pathetic. Eto pa, ha? Tingnan mo. Masyado kang ambisyosa. Tumigil ka na. Matagal ka ng laos. Ma, hindi mo na kailangan mag-sign sa akin yan dahil nabasa ko na lahat yan. Memorize ko na nga eh. Oh, ito pa nga, oh. Oh, isa pang sali mo. Laglag ka na sa top 15. Alam ko po na hindi na po dapat ako sumali dahil sasaktan ko lang ang sarili ko. Pero tatanggapin ko lang po ba lahat ng masasakit na salita? Maniniwala na po ba ako na mukha akong aparador? Na wala po akong karapatan subukan to pa rin ang pangarap ko? Dahil lang hindi po sila komportable sa ginagawa ko? Nag-fail ako sa pag-aartista, ma. Dahil baka hindi para sa akin yun. Pero to, ang pagiging beauty queen, pakiramdam ko para sa akin to. Kahit dalawang beses po ako bumagsak, ramdam ko po na para sa akin to. Tatanggapin ko po lahat ng masasakit na salita galing sa ibang tao. Pero kung ang mga taong mahal ko hindi na naniniwala sa akin, kung ang mga tao akala ko kakampi ko, ay susuko na rin sa akin. Pia, naniniwala ako sa'yo. Kaya ho ba nung napag-iwanan ako sa pag-artista, napakadali po para sa inyo na dalhin ako dito sa UK kahit na ayoko pa pong sumuko? May manaintindihan. Kung masakit para sa'yo lahat ang nangyari, mas masakit para sa akin bilang isang ina dahil hindi kita mapagtanggol sa kanila. Gusto lang naman kitang protektahan, anak. Sa tuwing sinasabihan po nila ako ng masasakit, lalo ko po gustong bumangon. Lalo ko pong gustong ipakita sa kanila na mali sila. Kung hindi po sila komportable sa akin na makita ako pa ulit-ulit na matalo, lalo ko pong gustong sumali ulit. Kasalanan niyo to, Mai. Kayo po ang nagpalaki sa akin ng ganito. Ang importante lang po sa akin ngayon ay mapatunayan ko po sa sarili ko at sa inyo na ginawa ko po ang lahat bago po ako sumuko. So please, suportahan niyo ako ma, kahit this one last time lang po. Mas kailangan ko po nagkakampi ngayon. Ako ang unang nag-submit ng application form para sa Binibining Pilipinas. As expected, na-iskandalo lahat. Anong nangyari dyan? Nakita namin sa basurahan. Mukhang may nananabutahe sa'yo. Lapit na ang opening number. Anong isusuot mo? Akin na. Ano gagawin mo? Lalaban ko. Hindi matutuyo yan. Eh di susuotin ko ng basa. Next, we have Binibini 10, Pia Wurzbach. Pia! Wow! Pia seems to be a crowd favorite tonight. Yes. Would you like to say hi to your supporters? Say hi to your fans. Hi, hello. I'm really overwhelmed right now. I didn't expect this at all. Thank you. What did you expect? No, she was not expecting this. Okay, anyway, let's see who your judge is. The judge is Congresswoman Leni Robredo. Good evening, Pia. Good evening. Social media is now a very powerful tool of communication. Can you tell us your thoughts about internet censorship?
I think that we should be careful with what we post online, especially our thoughts and our opinions, that we don't hurt anybody, especially selfies. We have to be careful with what we post, especially with our bodies and our faces. So always think before you click. Thank you. Philippines 2015 is none other than Bini Bini Tech, Dia Alonso! Worst Grabing preparation ang pinagdaanan ko para sa Miss Universe. Let's take a break, guys. Great job. Good thing, friend. Wow, confident, Tia. Words back. Work hard ka muna, girl. Hindi usong charity sa beauty contest. Sana nag-blackout na si Tia. Words back. Dahil wala talaga siyang pag-asa. Eh, kung paulit-ulit ka sasali, mananalo ko nga siguro. Para kang aparador. Hindi ko, malaki yung chance natin all. Para sa best friend, syempre. Best boss. Sabi ko sa'yo eh, kasi ba't nagbabasa ka na naman? Alam kaya nila kung gaano ako naghihirap para sa Miss Universe. Ganito pa rin kaya sasabihin nila sa'kin? Huwag mo na kasi basahin, friend. Eh, nakakalungkot lang kasi eh. Akala ko magiging happy na sila para sa'kin. Pero kapwa Pilipino pa pala talaga ang magda-down sa'kin. Eh, alam mo naman yung mga tao. Tsaka, kakatapos na nung laban ni Pacquiao, tapos talo pa. Kaya mainit yung mga ulo niya. Nayaan mo na. Kalma lang, guys. Ako ang bahala. Babawi tayo sa Miss Universe. Oh, ano yan? Akin na nga. Akin na. Ang kulit mo talaga. Maninigya ka na naman ito. Yaan mo na. Basta ulo. I am Pia Wurzbach and I am... Miss Universe 2015. Pia Alonso Wurzbach, Philippines! The last contestant in the final three is... Philippines! Why should you be the next Miss Universe? To be a Miss Universe is both an honor and a responsibility. If I were to be Miss Universe, I will use my voice to influence the youth, and I would raise awareness to certain causes like HIV awareness that is timely and relevant to my country, which is the Philippines. I want to show the world, the universe rather, that I am confidently beautiful with a heart. Thank you. Miss Universe 2015.
is Philippines. Miss Philippines, take your first walk as Miss Universe. Hey sis, what are you still doing here? Mag-start na yung pride in a few minutes. Kurutin nyo nga ako. Ano ka ba sis? Hindi ka nananaginip. Totoo tong lahat ng to. You're living your dream. At para mangyari ng ganito, na parang buhay ko lang yung akala mo, talo na, pero sa huli, panalo pa rin. Hindi ako kahit kailan nabigyan ng teleserye, pero parang teleserye ang lahat ng to. Mabuti na lang matigas ang ulo mo, anak. Hindi ka nakinig sa akin. Lumaban ka ulit. Now it all makes sense. Lahat ng rejections, lahat ng pagkatalo, lahat yun, preparasyon para dito. Dahil ito ang nakalaan para sa'yo. Lahat ito pinaghirapan mo, anak. And I'm so proud of you. Thank you, Ma. Huwag kayo. Yung makeup ko. Thank you. Salamat at nanatili kayong kakampi ko. Lagi, anak. Lagi. Kayong dalaman, tama na ang drama, ha? Nadadamay ako sa inyo. Sige, sis. Go na. The world, the universe rather, is waiting for you. Pause! Siguro sa mata niyo, Miss Universe, sobrang ganda niya. Siya yung pinakamagandang babaeng nakita namin. Pero hindi niyo kasi nakikita yung nakikita ko eh. Yung ngiti ng mga tao, yung kasiyahan. Wala akong nakitang nag-aaway noon or anything negative at all nung araw na yun. Parang lahat lang talaga nag-unite. Para sa akin, mas maganda yun. Nakikita niyo ako, maganda ako. Pero hindi nyo nakikita, yung nakikita ko, mas maganda pa dun. Kayo yung pinakamagandang nakita ko. Nitong taon lamang, ipinasa ng Pia ang kanyang korona sa bagong Miss Universe. Pero dahil sa ipinamalas niyang galing at dedikasyon, siya ang kauna-unahang Miss Universe na pinahaba ang kontrata ng 3 taon at itinalagang Miss Universe Ambassador. Mahaba at masalimuot ang daan na tinahak ni Pia bago niya nasungkit ang tagumpay. At ipinakita niya sa atin na hindi lang sa mga mamahaling batugawa ang kanyang korona, kundi
pati na rin sa kabutihan, talino, pananampalataya at determinasyon. Koronang karapat-dapat na iputong sa isang babaeng confidently beautiful with a heart. Ito po si Charo Santos na nagpapaalalang ikaw ang bida sa kwento ng iyong buhay. Magandang gabi po, mga kapamilya.